mga politiko rin sa ibang lugar, karamihan po mas matanda sa akin. Iba po sa kanila, mga sabihin na natin traditional na politiko. Hindi ko na nga sinabing trapong. Pero gano'n na rin, ano? Totoo yan, matalino talaga taga-ugo. Pero yung iba po sa kanila, minsan nagkaka-text po kami. Kapag nagkikita kami ng personal, nagkakakwentuhan po kami. Sinasabi nila lagi sa akin, Vico, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba nag-aalala? Tinatanong nila ako. Kasi baka isipin ng Pasigueño, ganun siya onte, hindi makita si Vico. Baka isipin nila, wala kang ginagawa. Baka isipin nila, wala kang project. Kasi hindi ka naglalagay ng pangalan mo eh. Baka mamaya nagpagawa ng kalsada, hindi nila alam, nagtrabaho ka para mangyari. Pero muli po, hindi ako nag-aalala. Dahil alam ko po na may bahala sa akin. Tama po ba? Hindi ko kaya mag-alala. Kinakalimutan na natin yung traditional. Basta kung ano po yung tingin natin ng tama, tatayo po tayo. Mahirap man, lalo na sa umpisa, ay nakaya po natin yun. Isa pa pong pagbabago, ito po yung mas malalim po na pagbabago na ginagawa natin. Nung naupo po ako noong July 2019, ang totoo po niya nang sumalubong sa akin sa City Hall, isang malasindikatong grupo. Totoo po yan, lalo na sa procurement natin. Hindi naman po sikreto kung baka sabihin, open secret. Ika nga, open secret na meron pong korupsyon na nangyayari. Open secret po na madalas yung mga bidding na nangyayari ay luto. Yung project na 8 million, pwede ipagawa ng 8 million, sasagarin sa available funds na 10 million. Tongpat, yung sobra po na 2 million, yun yung pang-kickback, pang-SOP. Napakalungkot, ano, kasi sa gobyerno, hindi naman sa Pasig nangyayari, ano. At hindi ko rin naman po nila lahat, kasi marami rin naman po matitino at tapat sa gobyerno. Pero open secret nga po, talagang nangyayari. Na madalas ganun po yung nangyayari. At nakakalungkot po, dahil yung salitang SOP, ibang SOP, ibig sabihin standard operating procedure. Ibig sabihin normal, ibig sabihin matik. Pangkaraniwan lang yan, normal yan, SOP yan. Sa ibang larangan, ginagamit po yung salitang yan. Nakakalungkot ko po, kasi pag sa gobyerno, sinabing SOP, ang ibig sabihin nun, kickback. Ang ibig sabihin nun, corruption. Na normal na normal. Tanungin niyo po yung mga kakilala niyo sa gobyerno, alam po nilang totoo yun. Napakalungkot po, kasi naging normal na yung ganyan. Pero hindi po porket dati nang ginagawa ay pumayag tayo na magpatuloy yung ganong klaseng practice. Hindi porket lumang kalakaran na tinatanggap ng marami ay pumayag tayo. Hindi natin hinayaan, bagkus nilabanan po natin yung ganong klaseng sistema. Tinuldukan po natin yung nangyayaring ganun. Iksan natin, yung bidding natin, ginawa natin makatotohanan. Hindi ko po kaya sabihin na perpekto na, pero ang masasabi ko po, ang mayor ninyo kahit isang piso walang tinanggap mula sa mga kontraktor. Maraming nag-alok. Kung ano-ano pong inalok sa akin, hindi lang po 1 million, 2 million, malulula po kayo pag nakita niyo po. Isipin po ninyo kung 20% po yung dating SOP. Kasi yun yung nakita natin eh. Katibayan po dun sa pagbabagong ginagawa natin sa paglilinis natin ng gobyerno. Yung mga presyo ngayon na mga pinapagawa ng City Hall, nagsibabaan. Parehong kalidad, parehong scope of work. Yung dating napapagawa ng 10 million, ngayon po, nasa 8 million na lang. 20 to 30% ang binaba. Yan po yung katibayan na totoo yung ginagawa. Kasi hindi nyo po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang. Pwede nyo po i-check. Yung magaling po sa computer, yung bata po siguro, pwede nyo pong i-search yung full disclosure portal. Nandun po, nakakalista po lahat ng presyo sa DILG. Pero yung mga hindi naman masyadong techie, pwede nyo po tingnan sa City Hall, pwede nyo po tingnan sa, yung sa may entrance ng palengke, meron po doon nakapaskil. May mga papel po doon, yung iba sa inyo, baka nahihiyang tingnan yon. Huwag po kayo mahiya, para sa inyo po talaga yon. Pwede nyo buksan yon, pwede nyo, ano yun, pwede nyo tingnan, pwede nyo inspeksyonin. At kung sino pong matyaga po sa inyo, pwede nyo tingnan yung mga presyo ng mga pinapagawa ngayon. At kumpara natin sa presyo noon, 2018 at mga nauna pang taon, makikita nyo po talaga mas mura po yung mga ginagawa natin ngayon. Nagsibabaan ng presyo kasi tinanggal natin yung tongpat, tinanggal natin yung kickback.